sobrayan lang natin yung bawat down, guys. Pati yung sa underneath talaga. Dahil yung mga underneath leaves naman talaga yung apektado. Hi guys! Welcome back to our channel. This is Jomer of BPP, Bilbao Plants. And now, we are back for another plant video. Bago ka pa lang sa channel na ito, please huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa araw na ito upang tayo magkwentuhan tungkol sa halaman, magparami at magtanim sa kanila. Hindi na natin patatagalin pa at atin ang simulan ang video ito. For this video, guys, ay gagawa ko ng video tungkol sa pag-treat ng aking aglonema ng mga plants dahil napakaganda nilang tingnan. Kaso lang, if titingnan natin sila ng malapitan, ay napakarami nilang mga kuto, guys. Ayan. Ito, yung mga pest. Ayan, hindi ko alam kung pest or insect ito siya. Siguro pest dahil ganito yung itsura niya na parang mga peste. Ito siya. Parang kuto. Ayan siya. So, gagamitan ko lang siya ng commercialized na ano, na fertilizer. Ito siya. Yung Savin. Ayan. Ayan. Savin. Akala ko Savin, pero Savin. Ayan siya. Mabuti na lang, hindi na yung Savin. So, ito guys. Ayan. Napakarami niyang kuto. Napagaganda niya pa naman. Kaso, marami talaga siyang kuto. Minsan nga, nakakairita. Dahil, nalalaya yung mga dahon na kung saan mayroon maraming mga kuto. Dahil parang, ayan, na-i-infest talaga siya guys. So, gagamitan natin siya ngayon ng 7. Ayan. Yung 7 WP85. Balik lang muna natin. Ayan, itong 7W85, guys. So, ito siya, yung gagamitin ko ay 50 grams lang. Kaso hindi ko rin naman ito siya uubusin. Ito siya, sinasabi dito na ang 7WP85 is a brand Carbaryl insecticide. It's highly effective for the control of a broad range of insects, pests, attacking field crops, fruit trees, vegetables, garden, house, and poultry. So, ito siya. 7. So, parang marami siyang gamit, guys. So, actually, sinabi lang ito siya sa akin na gumamit ako ng 7 para sa mga kuto ng aking mga aglonema. So, this one, guys, ay ilalagay ko lang siya sa tubig at i-spray natin sa aking mga aglonema. Actually, marami pa doon, guys, na na-infest din ng mga kuto. Ayan. If yung tao, guys, may kuto, so mga bulaklak, mayroon ding kuto. So, yung sa bulaklak, guys, ang hirap i-treat dahil napakarami ko ng mga ginawa. So, hindi naging effective yung mga treatment natin na ginawa sa kanya nung una. Actually, marami pang mga pwedeng gawin. Mayroong mga kakawate or madre de cacao gawin namin ng organic fertilizer. So, ayan. Ito guys, ihalo lang natin siya sa tubig. Nag-prepare ako dito ng tubig. Ayan, 1/4 lang ito siya dahil konti lang yung gagamitin ko. Dito guys, sa likod niya, mayroon siyang mga... If mayroong mga signs and symptoms of poisoning, marami naman siyang mga instructions dito na pwedeng gawing pang first aid. So ayan siya, hindi ko na yan babasahin. Makikita lang naman yan siya dito guys sa parang packaging. So ayan. So, ilalagay ko lang. Hindi na ako nasuot ng mask. So ihalo ko lang ito siya sa tubig. Parang puti yung kanyang color. Ayan, parang gatas. Pero hindi natin siya pwedeng inumin kahit parang gatas siya. Well, may mga gatas talaga. Parang gatas. Sige na. Pwede. Ayan.
So, ilalagay natin siya dito sa sprayer. So, yung sprayer ko guys, maliit na siya masyado. Teka lang. Ayan, mayroon pang lamang tubig. Guys, lalagyan natin ito sa ating container. Ayan, kitang kita yung bulbul ko dyan guys. Oh my god. So, pwede naman mga pababa yung kamay nyo. So, hindi makikita guys. Parang na-experiment mo pa. Tamang-tama lang dahil hindi pa ako nakaligo. So, ito. Tatakpan lang natin siya. At saka spray natin. Sa mga part sa yan. Sprayan lang natin yung bawat down guys. Pati yung sa underneath talaga. Dahil yung mga underneath leaves naman talaga yung apektado. So mag-spray na tayo guys. Yung mga stem guys, sprayhan lang natin. Hindi nagko-cooperate itong aking sprayer guys. Kailangan ko pa siyang ibalik pa ganito, para ma-spray natin. For me guys, for me. Baka naman may nag-donate ng sprayer. Guys, oh. Makita nyo. Silim mo lang. Lalabas na yung tubig. Kailin nyo nga. So, tapos na ito siya guys.
So ayan na guys, tapos ko nang esprehan lahat ng mga aglonema ko dito. Actually yung iba hindi ko pa na-esprehan dahil parang umuulan na. So sa susunod ko na lang siya siguro gagawin. So yan lang guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano natin i-treat yung mga insects or pests dito sa mga aglonema natin. Dahil marami na akong mga ways na ginawa kaso hindi talaga sila effective. Nag-share lang naman ako sa inyo ng kaunting kaalaman para sa pag-treat natin itong ating aglonema. So gagamitin lang natin guys yung 7. Ayan. So, titingnan natin yung resulta guys. Ipapakita ko lang sa inyo if nawala na talaga yung mga peste. Ayan. So dito na nagtatapos ang ating plant video for today. If nagustuhan mong panoorin ang video ito, please huwag mong kalimutang mag-like and also share. At please huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. I hope together we roots grow and bloom. Thank you for watching. Happy planting and God bless us all.